Bark. Bark. Yes. Good girl. Bark. What's up mga ka-all around? Magandang araw po sa inyong lahat. At ang gagawin natin ngayon ay pet vlog. Shout out nga pala kay Ricky Nuelan dahil nag-comment siya na next vlog daw is how to bark. So, wala po akong idea kung paano talaga gawin itong how to bark. Nag-research ako, try ako ng mga ibang method, end up, nagawa ko naman. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung ginawa ko na pinakamadaling method na nag-work sa aso ko. So, hindi ko alam kung pati sa aso nyo mag-work yun. Oo nga pala, shout out sa lahat ng mga subscriber natin na nagko-comment, nagla-like. Maraming salamat, na-appreciate ko po yung mga interactions nyo sa akin. Nakakatulong sa algorithm ng YouTube channel ko yan. Thank you po. Ang unang-una natin gagawin is, bago nyo maturuan yung aso nyo, ito yung tinatawag na bark trigger. Yon. Hindi kasi ito kagaya ng pagtuturo ng aso kung paano umupo. Dahil yung para pa-open yung aso, ilulure nyo yung pagkain. Pag nagawa niya yung command, tsaka nyo ibibigay yung treats. Pero dito, kabaliktaran. Ang gagawin nyo muna, hihintayin yung tumahol yung aso bago nyo ibibigay yung treats. So, tuturuan natin ngayon kung paano patahulin yung aso. Hindi pala. Actually, marunong naman talaga tumahol ang aso eh. Ang gagawin natin ngayon is, magbibigay tayo ng command para tumahol yung aso. Yan. Kailangan malaman nyo kung ano yung mga bagay na nakakapagpa-trigger para tumahol yung ating mga aso. So, ang aso kong si Bella, tumatahol siya kapag gutom siya, kapag umuulan, kapag may cellophane na lumilipad or anything na gumagalaw kasi malakas yung prey drive niya. Tumatahol siya pag nakita ng daga, tumatahol kapag nakakita ng pusa, pag nilalaro ko siya ng bola. So, madami pong nakakapagpa-trigger ng tahol niya. Kasi po, dun ina-express ng aso sa pagtahol yung feelings niya. Hindi naman po kasi porket tumatahol yung aso, ibig sabihin nun galit na siya na gusto ng mga gat. Which is mali na yun din inakala ko nung bata pa lang ako. So, yun nga po, bibigyan natin siya ng command para tumahol. Ito yung tinatawag na bark or speak command. So, yung gagamitin natin mamaya, ituturo ko sa inyo yung ginawa ko nung day one para mapaliwanag ko rin sa inyo. So, tara sa likod. So, guys, andito tayo sa likod ng bahay namin. Pasensya na kayo, medyo madumi. Medyo magulo yung setup natin ngayon kay sa kulungan ni Bella. Kasi inaayos namin yung sa gilid. Lalagyan namin yung, ano, ng mas malaking enclosure. So, ang gagawin natin ngayon, yung bark trigger niya is bago ko siya pakainin. Tumatahol siya bago ko pakainin. Kaya, yan, kita nyo tumatahol. Pag tumahol siya, bibigyan natin ng tricks para malaman niya na kapag tumahol siya, doon niya makukuha yung pagkain. So, yan, kukuha lang ako ng pagkain. Tara. So, kung mapapansin nyo, tumatahol siya ng kusa. Kasi excited na siya sa pagkain. Yan. So, yan. Kapag tumahol siya, tsaka natin siya bibigyan ng dog food. Yan. Pag tumahol siya. Hintayin niya tumahol. Oh, tahol muna. Tumahol ka. So, guys, ganito. Kailangan matyaga kayo dito. Ginawa ko to mga ilang session ko din bago nakuha. Yes. Yan, guys. Ay, kunin mo. Oh. Kapag tumahol siya, tsaka nyo bibigay yung reward at huwag nyo kakalimutan yung salitang yes na ibig sabihin nun, tama yung ginawa niya. Pero kung yung aso nyo is yung tinatawag na excessive barker, huwag nyo nang turuan mag-bark. Diba, nakakainis naman yung papasok ka sa tropa mo tapos yung aso, tahol ng tahol. Na kahit nakaupo ka na, nagkakape ka na, tumatahol pa rin, diba? Bad trip. Yes? Yan. Ganito lang yung ginagawa ko, guys. Ulit-ulit lang to dati. Nung mga unang araw. Yan. Day 1, day 2, ganito lang ginagawa ko. Nihintay ko lang siyang tumahol. Then, yes? Yan. Pag tumahol siya, tsaka ako ibibigay yung pagkain niya. Bella? Ayaw pang tumahol. Then, nung nalaman niya na nakukuha niya lang yung pagkain, yes?
Nung nalaman niya na na makukuha niya lang yung pagkain pag tumatahol siya, tsaka ako ngayon pinasukan ng command na bark. Yun yung command, bark. O, diba? Narinig niya. Yes! Tingnan nyo, guys. Kailangan firm kayo ha, kapag may sasabihin kayo sa kanyang command. Kailangan hindi naman galit, pero firm. Kailangan yung talagang ma-emphasize nyo sa kanya yung command. Bark! Diba? Yes! Yun. Gets niya na yan eh. So, the following day, nung habang nagpapakain ako sa kanya, inuulit-ulit ko lang gawin tong ganito. Bark! Yes! And after nung nakuha niya na rin yung... No! No! Yan, tumatahol siya kahit hindi pa ako nagsasabi ng command eh. Bark! Nasa mid. Bark! Yes! So, yan. Tumatahol na siya sa loob ng kulungan. Ang gagawin naman natin ngayon, itatry natin na buksan yung kulungan. Step by step, progress. So, try kong i-open to. Yan. Sit! Sit! Stay! Bark! Yes! Yan, ganyan lang. Step by step. Matagal kong ginawa to, hindi to isang session lang, guys. So, yan. Bella, stay! Bantay, umalis ka dyan. Distraction. Yan. Bark! No, huwag kang bababa. Stay. Bark! Bark! Yes. Oh, guys, nakita nyo, unti-unti na nating nagagawa. Subukan naman natin ngayon, ilabas siya ng kulungan, tapos ipabark natin. Ilalabas ko siya, guys. Subukan natin kung kaya natin siyang ipabark sa labas. Stay. Okay. Now go. Yan. Ito na siya. Pagkatapos, ang gagawin natin, subukan natin siyang ipabark kahit nasa labas siya. Bella, sit. Sit. Bark. Bark. Yes. Iba kasi guys yung ano eh, yung mindset ng aso kapag nasa loob ng kulungan compare pag nasa labas siya ng kulungan. Kaya dapat, marunong na rin siyang magbark kahit na ilabas ko siya. Oh, narinig nyo, sinabi ko yung bark, tumahol siya. So, subukan natin ngayon na walang kamay. Ano lang, verbal lang na salita kung matututo siya. Sit! Bella, hindi ako magkukumad ng kamay ah. Sit! Bark! Bark! Yes? Yan. So, kailangan, may turo nyo sa kanya na tumatahol siya. At tumatahol siya kahit na sign lang or kahit na verbal. Tingnan nyo, kamay lang to, hindi ako magsasalita. Bella, no. Sit. Sit. Bark. Diba? Yes. So, ganun lang guys, process lang yan. Hindi ko nakuha to ng isang session lang. Mga 4 sessions hanggang 5. Sa tuwing papakainin ko siya, ganun yung routine ko. Kailangan niya munang tumahol bago ko ibigay yung dog food. Down. 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 Bella. Shh. No. Bella. Shh. No. Down. 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 Shh. Down. Bella. Shh. Bark. 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 No. Bark. Yes. So, ganun lang guys. Isa pa to ah. Huwag kayong matatakot sa aso nyo pag tinetraining nyo siya. Kasi hindi kayo kakagatin yan. Kapag nag-hesitate kayo mag-training, alam nung aso na, oh, huwag yang gulok. Alam nung aso na hindi siya kayang kontrolin. Kasi kahit anong mangyari, hindi niya kayo kakagatin eh. Kahit ganyan din yung kamay niya, no? Kahit ganyan ko yung kamay ko, hindi niya kakagatin yan. Kasi ikaw nagpapakain sa kanya, ikaw nagpapaligo, ikaw nag-aalaga. So, wala, huwag kayong matakot. Huwag kayong pag nag-training kayo, confidence dapat kayo sa ginagawa nyo. Bella? Bella. Spin. Spin. Yes. Bark. Bella. Bella. Bella, huy. Yan, nawala na yung focus niya, di ba? Focus lang kasi kapag nasa labas siya, naiiba yung focus niya eh. Kaya yan, minsan yung aso naming si Bantay, yun yung gusto niyang puntahan. Bark. Bella. Bark. Bark. Yes. So, ganun lang guys. Step by step lang. So, papasukin ko na siya. Inside. Inside.
pala. Okay, down, dito sa gilid, down, down. Stay. Stay. Bark. Yes, go. Ayan. Basta ang ma-advise ko lang sa inyo guys, tuwing papakainin nyo siya, na ituro ko naman sa inyo yung routine step by step, ganun lang, as in madali lang talaga, kailangan nyo lang tiyagaan yung ginagawa na ulit-ulitin lang. So yun lang guys, umihi pa. So yun lang guys, hanggang dito na lang. So kung may mga tanong po kayo at may mga suggestion kayo sa akin, comment lang po kayo. At kung na-appreciate niyo yung video na ginawa ko, paki-hit lang po yung notification, yung bell button. Ayun, yung bell button tsaka yung like button po pala. So, yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye po. Bella, say bye-bye. Bark. Bella. Say bye-bye to camera. Bark. Oo nga pala, guys. Munti ko nang makalimutan, naalala ko lang habang nag-i-edit ako. Shoutout time nga pala. Shoutout kay Tongski TV, sa mga co-work ko dati sa High Precision, kay Elaine, Cassie, Ja, Sarah, Mambet, Ivan, Hazel, at sa mga nag-comment sa YouTube, shoutout kay Aeon Isaac Antonio, Christian J. Acub, Honey Hernandez, at sa Amore Essence, Amore ba to? Amore Essential PH. Yan. Sa friend ko po yan, kung naghahanap kayo ng mga oils na mabango, mga pangpatulog, pangparelax na lalagay sa ulo. Yeah, lalagay ko yung link niya. Shout out kay Jamie Tolentino. So hanggang dito na lang po. Pop Sneaks out.